sa'n tinakpa. Magsiawit kayo at siya'y pagdangon magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes, sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At ngayong linggong ito ay ipinagdiriwang ang linggo ng pananalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Ipanalangin natin katulad ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya na naniniwala kay Kristo, magkaroon tayo ng pagkakaisa para sa pagsamba sa iisang Diyos. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming iyong bayan at gawin mong ang iyong espiritu sa amin ay mag-umapaw upang kami umunlad sa pag-ibig, sa katotohanan at makapagsikap magkamit ng higit na kaisahan sa aming kapwa Kristiyano sa buklod ng pakikipagtulungan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikidigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kaniyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kaniya sa harapan ng Panginoon."
Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Noo'y 30 taon na si David at naghari siya sa 40 taon sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 30 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya ay maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Siyon na tinawag niyang lungsod magpasa hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig kong pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon paman sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito ay si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kaniyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan. Nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasangbahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito,
maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga lagi nating kasama nakikiisa via live streaming at ang mga kababayan nating nasa iba't ibang bansa. Gayon din sa mga nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano pong mga pag-aalinlangan ninyo pagdating sa inyong relasyon sa Diyos? Ano yung mga bagay na nagdudulot sa inyo ng duda, nagdudulot ng pangamba? Anong mga bagay yung minsan ay humahadlang upang kayo'y laging lumapit sa Diyos? Ito ba'y sakit? Ito ba'y pagkasobrang napakaraming problema? Ito ba'y pagkasunod-sunod ang pagsubok? At minsan ay sinasabi nating parang wala namang Diyos. Sabi ng mabuting balita, may kasalanang hindi napapatawad. Yun daw po yung panlalait sa Espiritu Santo. At sa mga pagpapalalim ng pagninilay, ito yung kasalanang pinagdududahan ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung kasalanang nagdudulot ng malaking pagkawala ng pag-asa. Kaya lahat ng kasalanan pwedeng mapatawad maliban doon sa kasalanang pinagdududahan mong mapapatawad. O sa isang direktang pagsasabi, anong kasalanan yung hindi mapapatawad? Yung ayaw mong ihingi ng tawad. Yung kapag ka iniisip mong, ay hindi na ako mapapatawad ng Diyos, ay sobrang kasalanan ko na, sobrang sama ko na, hindi na ako mahal ng Diyos, yun. Yung kapag ayaw mong lumapit sa Kanya, yung kapag ayaw mong makipagrelasyon sa Kanya, yung kapag ayaw mo siyang papasukin sa iyong buhay, yun yung mga kasalanang hindi mapapatawad. Dahil kahit kailan, hindi pwedeng panghimasukan ng Diyos ang ating kalayaan. Kaya ang pagbabago sa sarili, dapat gugustuhin muna natin. Ito'y gagawin ng Diyos, babaguhin niya tayo, pababaitin niya tayo kung gugustuhin mo at kung hahayaan mo siyang pumasok sa iyong buhay. Dahil kailan natin nararamdaman ang mga pagkakataong parang ang layo ng Diyos? Yun ay kapag ayaw nating lumapit sa Kanya. Yun ay kapag ayaw natin siyang maramdaman. Yun ay kapag ayaw natin siyang tanggapin. Alam po ninyo yung sinasabing mahirap daw pumasok sa pintuang sarado. O mahirap lagyan ang isang lalagyang puno na. O mahirap pilitin yung talagang ayaw. Kaya kapag tayo'y puno ng ating sarili, ay saan papasok ang Diyos? Kapag puno ka ng iyong sariling plano, sariling kagustuhan, yung ayaw mong pakialman ka, ay saan papasok ang Diyos? Tapos sasabihin mong hindi ko nararamdaman ang Diyos, ay malamang kung puro ang sarili mo lamang ang iyong iniisip. Anong maganda? Eh ditong ginagawa natin, yung tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na tumigil, magdasal, magnilay, sumimba. Ito'y mga patunay na sa kabila
ng lahat ng ating pinagdadaanan, nais nating papasukin ang Diyos sa ating buhay. Kahit minsan nakakahiya, kahit minsan iniisip nating parang hindi karapat-dapat, pero nagpipili tayo na dumulog sa Kanya. Yun po ang tama. Sapagkat yun lamang mga pagkakataong iyon ang magbibigay sa Kanya upang unti-unting pumasok sa ating buhay. Kaya kahit puno ka ng problema, kahit marami kang pagsubok, kahit ikaw ay may sakit, kahit ikaw ay may pinagdadaanan, pumunta ka sa Diyos upang sa mga pagkakataong ganito, magkaroon ka ng lugar para huminto at papasukin ang Diyos. Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang ating lokal na katisismo, number 332, isang umaalipin sa tao ay ang kanyang sakim na pagpapahalaga. Yung kapag ka laging ako, pag laging akin, kapag laging ko, anong makukuha ko, anong mahihita ko, anong maibibigay sa akin. Kapag ka laging ganun ang ating iniisip, mahihirapan tayong papasukin ang Diyos, mahihirapan tayong papasukin ang ibang tao sa ating buhay. Kaya mga minamahal, ating ipanalangin sa banal na misang ito, sa pagtanggap natin kay Kristo mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong laging may pagkakataong magpatuloy sa iyo, yung pusong hindi puno ng aking sarili, upang sa kabila ng aking mga kahinaan at pinagdadaanan, magkaroon ako ng pagkakataong patuloyin ka sa aking buhay. Maramdaman ang kapangyarihan ng iyong Espiritu upang sa aking pakikipagkapwa-tao, sila rin, sa kabila ng kanilang mga nagagawang pagkukulang, ay palagi kong mapatuloy at maging bahagi ng aking buhay. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong dambana ay magdulot nawa ng kadalisayan sa mga pinagbuklod ng isang binyag upang sa pagsasalo sa iyong piging, sila'y maging marapat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Kami kanyang iminulat sa iyong pagkamatapat upang sa iisang pananalig at binyag mapisan kami sa katawan niyang ganap. Siya ang magbibigay sa lahat ng tao ng iyong kaloob na Espiritu Santo sa iba't ibang pagkilos nito upang ang lahat ay magkaisa sa iyo. Siya'y nananahan sa mga kabilang sa iyong sambayan ng kanyang pinaghaharian. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo
Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamit ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa suso, at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking
alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sayo'y nagalaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Dakong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ay pagkalooban mo ng bagong buhay na iyong ibinibigay sa inyong sambayanan at papagindapatin mong maglingkod ng may kaisahan sa ngalang Kristiyanong aming tinataglay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating mga simbahan, may makikita kayong Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Ito po ay tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung nagkataon kayo mga OFW, mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon bilang isang international shrine. Bukas po, 23 ng buwan, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang oras ng ating healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis, unay sa 9:00 ng umaga, pangungunahan tayo ng rektor ng National Shrine ng Perpetual Help ng Baclaran, at sa 5:00 ng hapon, pangungunahan tayo ng Aprikanong pari mula sa mga Adorno Fathers. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Mga kapiyo, bilang pagnanais na makapagbigay ng mas maayos na paraan ng pananalangin at pagninilay, ninanais natin ngayong taong ito ay magkaroon ng mga bagong upuan dito po sa Divine Mercy Sanctuary, mga upuang may sandalan. Sa mga nagnanais pong maging kabahagi ng proyektong ito, kayo'y makipag-ugnayan sa aming pamisahan o sa ating opisina para sa mga detalye. At sa atin pong pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio, ngayong February 20 hanggang 25, ang grupo po ng konfradiya ni Santo Padre Pio ay magtutungo sa bansang Thailand para magpalaganap doon ng debosyon, maglukluk ng imahen sa kanilang katedral. Kung kayo po ay nagnanais sumama sa grupong ito papunta ng Thailand, kayo po ay makipag-ugnayan ngayong araw na ito lamang sa ating pamisahan para po sa mga detalye. Maraming salamat sa inyo. Ang atin pong sunod na misa mamayang 10:00 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Sasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging patuloyin ang Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Ayo ti payo. Kanyang pagkalingat ba? Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.